Okay, una, you need to forgive yourself. Okay, we need to forgive ourselves. Why? They said here, how far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west. Nung namatay si Jesus Christ, ang nangyari is nalayo na tayo sa kasalanan. Okay? Gaano daw kalayo? Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Sobrang layo. Okay? Bakit kailangan natin patawarin yung sarili natin? Forgive ourselves. You know why? Kasi baka mamaya, may mga ginagawa ka sa sarili mo. Okay? Na nanagkakos sa'yo para hindi ka makapag-serve sa Lord ng maayos. Diba? Meron kang ginagawa, okay? Kapag mag-isa ka na lang or walang nakakita sa iyong tao na alam mong hindi gusto ng Lord. You know, si Jesus hindi siya namatay para manatili ka kung nasan ka sa mga kasalanang ginagawa mo. Even sa kasalanang mga nagawa mo na nakaraan na hindi mo na nagagawa ngayon. Okay? Kasi yung mga kasalanan na yan, dapat ano na yan, patay na yan, dapat binuburol na yan, at dapat kinakalimutan. Kasi kapag patuloy mo naaalala yan, ayan yung mag-aano sa'yo, pipigil sa'yo para patuloy kang maniwala sa Lord. Lagi kang lagi mo sisisihin yung sarili mo. Ayoko nang mag-self-group kasi ano naman ako. Masama naman akong tao. Ayoko nang magsimba kasi ganito naman yung ginagawa. You know, if you understand that God sent Jesus para patawarin yung lahat ng kasalanan natin, hindi ka na para sisihin yung sarili. Hindi ka na magmumukmuk. But you will have more love for yourself. Okay? Kasi kailangan natin patawarin talaga yung sarili natin. Bakit isipin nyo, nakakulong tayo. Okay? Doon sa lagi natin sinisisi yung sarili natin. Na ito yung kasalanan ko. Ay, nagawa ko kasi ito eh. Diba? Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan. God has forgiven me. Okay? So, isa kasi sa mga rason kung bakit kailangan patawarin yung sarili natin is you will never see miracles in your life. At pagbabago kapag hindi mo pinatawad yung sarili. Okay? Sabi dito sa 1 John 3:21, dear friends, if you don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. Kapag wala kang tinatagong kasalanan, mas madali kang makakalapit sa Diyos. Kung nakita niyo yung My Day ko, ayan, meron ang illustration nun, merong pintuan na nakabukas. Tapos yung lalaki, may kasan-kasan siya. Ayun yung mga galit niya, yung mga inis niya, yung mga kasalanan ginagawa. Tapos pilit niyang tumatapak dun sa kabilang side ng which is yung kasama si Lord. Pero hindi siya makapasok. Bakit? Kasi ang dami niyang dala. Kasi sobrang ang dami mo kasing ginagawa. Na alam mong hindi pwedeng gawin kapag nasa Lord ka na. Diba? There's a lot of things na kailangan natin bitawan para makapunta tayo sa isang lugar. Parang hindi ka makakagawa ng isang bagay. Kanyari, naghugas ka ng plato. Pwede ba naghugas ka ng plato, hawak mo cellphone mo? Diba hindi? You need to put aside your distraction para makapag-focus ka sa isang bagay. Okay? Kasi nagkakaroon ng pagtatalo dyan when it comes na nagpapatuloy ka sa kasalanan tapos nag-expect ka na mapapatawad ka. Para kang pumapasok, parang tanay absent mo sa company mo pero nag-expect ka ng sahod na kaparehas ng mga pumapasok sa employee, sa company. Diba? Another, be free from sin and rebellion against God. I-identify mo kung ano yung mga kasalanan mo.
paano mag-identify? Ano ba yung nagagawa mo? Tuwing kailan mo ginagawa? Sino yung kasama mo pag ginagawa? Ano yung pagkakataon? O ano yung parang atmosphere kapag nagagawa? And to that, kaya mong umalis doon. Okay? Ang temptation, kasalanan, hindi yan kinakaharap. Kinatakbuhan yan. Okay? Magre-refocus ka. Okay? Another yung rebellion kay God, yung sinisisi mo si Lord dahil sa nangyayari sa buhay mo. You know, what you are today is the product of your choice. Kung sino ka man ngayon, product yan ng kung ano yung mga ginawa mong decision nung nakaraan. Okay? So don't blame God. Next is to forgive your family. Okay, we need to forgive our family. Meron kasing ano eh, merong common thinking na maiintindihan naman ako kasi pamilya ko yun. Diba? Bibigyan ko lang ng pera, yun mananahimik na yun. Diba? May mga ganun tayong litanya sa mga pamilya natin. But it's wrong. You know, when we forgive our family, dapat lagi natin maintindihan that not all the time, our family will understand kung bakit ka nagbe-behave ng ganyan. Baka kasi nasasaktan mo na sila. Baka nagiging insensitive ka na sa mga sinasabi. So we need to choose our words, our actions kapag kasama natin yung pamilya. Okay? Kasi sila yung pinaka-close to. At sila yung mga dapat na mas minamahal natin more than sa kung ano pang o kung sino pang mga tao. Okay? First is you forgive yourself. Second, forgive your family. And third is forgive everyone who sinned against you. Kaya ako nilakihan yung everyone dyan kahit sino. Maliit o malaki ang kasalanan, you forgive them. Why? It is said on Matthew 6:14, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Patatawarin ka lang ng Diyos kung marunong ka magpatawad sa kapwa. Reality. Golden rule, di ba? Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ayun din ang gagawin ng kapwa mo sa'yo. So we need to forgive. No, one response na dapat natin ginagawa kapag may nagkakasala sa atin. Okay, we pray for them. Minura ka. Diba? Hindi para murahin mo pabalik. No. Sabi nga, diba, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng paso na may kasamang bulaklak. Hindi, joke lang. Batuhin mo na ang ano, ng tinapay. So, meaning, you do kindness. We pray for them. So, there are new beginning, okay, and forgiveness. Okay, una, magkakaroon ng restoration yung relationship. Okay, so bakit muna importante na magkaroon ng new beginning sa pagpapatawad? Kasi it may affect your decision making. Kaya siguro hindi maka-proceed sa buhay mo. Kaya hindi ka nag-i-improve sa buhay mo dahil meron ka pang mga taong hindi napapatawad. Especially kahit yung pinaka-close sa'yo. Diba? Na nag-broke sa'yo. Diba? So, ang ampalaya po, ang bitter, okay, kinakain po yan, hindi po yan inuugali. Okay? Ang bato, yan, ginagawa yan para mag-build ka ng isang bahay o establishmento. Hindi po yung ginagawang puso. What do I mean by this? Huwag mong sirain yung design ng Lord sa'yo dahil nasaktan ka lang, dahil na-offend ka, or dahil na-disappoint ka sa tao o sa sitwasyon na nangyari sa'yo. Okay, ito yung new beginning. Ito yung mangyayari sa'yo pag nag-forgive ka.
nagkakaroon ng restoration of relationship. Sabi dito sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove you, your heart of stone, and give you a heart of flesh. Mula sa bato, from flesh, ibig sabihin yung puso na nakakaramdam. Yung puso na merong love sa God, sa sarili mo, mag-iingat sa sarili mo, sa family mo, at sa lahat ng tao. Kahit hindi mo kaano-ano. Okay? Meaning, magkakaroon tayo ng compassion. Ano ba yung compassion? Meron na tayong heart to help other people. Kasi karaniwan, subjective ang pagtulong natin. Tinutulungan lang natin yung mga taong alam natin kayang magbalik ng tinulong natin. Which is wrong. Mas masarap tumulong sa taong walang kayang ibalik sa'yo. Why? Because God will be the one to give it back to you. Okay? So, you can also share also kung ano yung mga good things na natututunan nyo here on our training cell group or sa mga cell celebration. Okay, another thing. Second is freedom from grudges and bitterness. Grudges yung mga hinanakit, bitterness yung mga hindi mo pa makalimutan mga bagay. So, sabi dito on Ephesians 1:7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with blood of His Son and forgive our sins. Purchase, nabayaran na yung kasalanan mo. So, meron ka na ngayong kalayaan. Ano yung kalayaan na yun? Okay? Dapat ayun yung nararanasan mo kapag, alam mo yun, kapag nakakaharap mo ulit yung taong yun. Kaya mo na siyang ngitian. Kaya mo na siyang batiin. Diba? Now, it is our chance to forgive them. Dahil, ang kapalit na nun, hindi na yung lagi tayong mag-aano sa kanila, mag-aamo. But, we will now bless, serve, and show kindness to you. Magbabago na yung turing mo sa kanila. Kasi you understand na, oh nga no, namatay na si Jesus. So, ang kailangan ko nang gawin ngayon, iparanas sa mga taong to na hindi nakakaintindi na kailangan magpatawa. Okay? Ikaw talaga una munang gagawa. Okay, next. Is you will never accuse or condemn. Hindi ka na maninisi. Hindi mo na even sisihin yung sarili mo. Why? It is said here on the Luke 23:24, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. When Jesus is at the cross and about to die, mamamatay na siya. Diba? Anong ginawa niya? Tinatawad na pa rin yung mga tao. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung ginagawa. So we need to really imitate, gayahin natin yung attitude ni Lord na oo nga, no? Kaya siguro ginagawa ng mga taong nananakit sila, nanloloko sila, hindi sila honest sa'yo. Kasi hindi nila alam yung word of God. Eh. Hindi nila alam na merong isang ama sa langit na nagbigay ng anak niya para patawarin ka sa kasalanan. Para hindi ka na mamuhay sa kasalanan kung ano may yung ginagawa mo. Ang totoong forgiveness is you let go and you let God. Iiwanan mo at hahayaan mo na ang Lord. Hindi natin role na gumante. Hindi natin role na mag-judge. Hindi natin role para mag-respond sa mga kaaway natin. Diba sabi na, love your enemy. Paano yun eh? Pinatay na nga yung nanay ko. Anong, paano love? No, cherry pie Pikachu. Eh, pinuntahan niya pa sa kulungan yung nakapatay sa nanay. Because if you do really understand what love is, what God, ano yung love ng Lord na binigay niya sa atin, you will know how to forgive kahit napakalaki ng kasalanan ginawa sa inyong mga tao. And my prayer is that
your heart will be like Jesus. Na iintindihin mo yung mga tao kasi hindi nila alam yung ginagawa. And you will forgive them. And love them. And that is our lesson four. It's about forgiveness. So I hope everyone will learn something for today. Matuto tayo magpatawad. Okay? So may assignment po ako sa inyo. Okay? So, ganito. You will write, okay, on the paper. Kahit anong paper naman. Okay? A piece of paper. Ano, yung lahat ng lahat ng mga taong nagkasala. Yung pag naisip mo, ano, patuloy mo pa rin silang naaalala. Na, ay, ito, sinaktan ako nito. Okay, well, hindi natin gagawin ito ngayon. Okay, send ko rin yung details. Tapos, ang gagawin nyo lang is, ayun nga, susunugin nyo siya. So, hindi nyo na kailangan magpa-video na susunog ko. Ito, papakita nyo pa yung pangalan. No need. I want you to realize na kapag sinusunog nyo yung papel na yun, kinakalimutan nyo na yung ginawa sa inyo ng taong yun. Kahit yung ano lang, yung video lang na sinusunog nyo. Okay, wala na introduction na, hello, welcome to my vlog. So, eto nga, hindi na kailangan yun. Okay, ang kailangan nyo lang is ano lang. Yung kahit yung act lang na sinusunog nyo yung ano, yung papel na yun. So, hindi nyo na susunugin yun. You pray. Okay? Hindi nyo na kailangan na i-video yung pray. I want you to pray while you are doing that. Na talagang patawarin nyo yung mga taong nagkasala sa inyo. Okay? So, I will send the details sa group nyo sa ano, sa Soinil Thursday. Then, isa-send nyo, ipi-PM nyo sa akin yung video na ginawa na sinusunog nyo. Okay, so let us close in prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you. Help us to become like you kapag nagpapatawad kami. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan at ng mercy sa mga tao. Lord, para magkaroon kami ng lakas ng loob na mapatawad sila. Hayaan na namin lahat ng sakit, lahat ng bitterness, lahat ng galit, lahat ng sugat na yun. Lord, nasa katawan mo na yun, kaya kang anak ako sa krus. Kaya Lord, patawarin mo kami kung hindi namin tayo magpatawad. And Lord, this time, we want to lift you up, all those people na nakasakit sa amin. Turuan mo kaming mahalin namin sila. At hayaan nyo yung dugo na tumulo sa inyo sa krus. Lord, ayun yung mag-govern ng heart namin. Balutan nyo yung puso namin na magkaroon ng puso na marunong magpatawad at nagmamahal sa mga taong hindi alam kung ano yung kanilang ginagawa. Maraming salamat po. Nataas po namin sa iyo ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.